Magandang araw mga sangkay, for today's video ay bahagi ko po sa inyo itong paggawa ko ng pangnegosyong banana cake or pwede rin kayong gumawa nito para pang merienda. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman ang aking video at pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapagsubscribe. So ayun, wag po kayo basa-basa magpa-fast forward para masundan nyo po ng tama yung ating paggawa ng banana cake. So ayun, simulan na po natin! Unang step natin ay handa na natin yung ating lanera. Pahira na po natin ang lard at lagyan natin ng sapin na baking paper. Bali yung aking ginamit na lanera dyan is pang lanera ng Tasty Small. So ayan, bali gagamit tayo ng 7 saging. Yung hinog-hinog po na saging mga sangkay yung ating gamitin para mas mabango. Sunod natin gagawin ay timpla na natin yung ating banana cake. So ayan, meron tayong planggana, then asukal, wash sugar yung aking ginamit at ilagay na natin yung ating 7 saging. So yung ating saging mga sangkay, inuulit ko, kailangan hinog na hinog dahil mas mabango po siya. Mas maganda gamitin kapag hinog na hinog na yung ating saging. At kung gusto niyo naman makamura sa saging, ay sabihin nyo na lamang po sa nagtitinda ay overripe dahil mas mura na po yung presyo niyan mga sangkay. At sa pagdurog naman ng ating saging, ayun, gumamit lamang po ako ng bali. Yung bote na yan is galing po yan sa kaong natin. Mas makapal po siya, kaya hindi basa-basa mababasag yan. Siyempre, hugasan nyo muna bago nyo pangdurog sa saging. So ayun, kung wala kayong ganyan mga sangkay, ay hanap na lamang po kayo ng malinis na bote na pwede pang durog sa saging. Yung hindi basta-basta mababasag. At hugasan nyo lang na maayos bago nyo ipang durog sa saging. Yan ang purpose nyan, kaya pinatong natin siya sa asukal para hindi dumalas yung saging pag atin ng dinurog ng bote. At kapag nadurog nyo na yung saging, ay lagyan na natin yung iba pang ingredients. Ay naglagay ako ng powder milk, yeast, sunod ay pinch lamang po, isang pinch na asin pang balance ng ating tamis ng ating banana cake. At sunod natin ilalagay ay mantika. Sunod natin ilalagay ay margarine. At kapag nalagay nyo yung mga ingredients na yan ay haluin muna natin. Yan, medyo tunawin natin yung margarine na ating nilagay. Dahil kapag linagay nyo yung margarine na yan na marami ng tubig ay hindi nyo na po mimix na maayos yung margarine na yan. Kumbaga bubuo na po yan, hindi nyo na siya matutunaw. Kaya mas maganda kung ilalagay nyo yung margarine ay wala pang tubig, saka nyo haluin. Yan o, asukal pa lamang yan, margarine, mantika. Kumbaga konti pa lamang po yung liquid nyan. So yan, kung sakaling nahalo nyo na ng maayos, ay ilagay na natin yung ating susunod na ingredients. Okay, maglagay tayo ng tubig. At tunawin muna natin ng maayos yung asukal. So inuulit ko mga sangkay, maiksi lamang po yung ating video na to. Kung gusto niyo pong masundan ng tama yung ating paggawa ng banana cake, ay huwag po kayo basa-basa magpa-fast forward para magawa niyo po ng tama kung sakaling gagayahin niyo yung aking proseso ng paggawa ng banana cake. At kung sakaling natunaw niyo na yung asukal, ay ito na yung ating harina, third class. So bali sa ating harina na yun, maglalagay tayo ng baking powder at baking soda. At haluin muna natin ng maayos yung ating harina na mayroong baking powder. Like at share naman ang ating video at paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At kung sakaling nahalo muna ng maayos, ay pwede na po natin ilagay dito sa ating tubig. Eh, paghaluin na po natin. So, bali haluin lamang po natin ng maayos mga sangkay. Kailangan wala na pong buo-buo na harina bago nyo tigilan sa paghahalo or bago nyo isalin sa inyong lanera. Huwag nyo na lamang pong i-overmix mga sangkay para po maganda ang kalalabasan ng ating niluto na banana cake. At kung ikaw naghahanap pa ng iba pang baking recipe, ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel. Martel TV po, marami na po akong naka-upload na recipe about baking. Sana po ay makatulong sa inyo. At dito sa part ito mga sangkay, ay isali na po natin o ilagay na natin yung ating natirang tubig. Then kung sakaling wala na pong buo-buo na harina, ay ilagay na po natin yung ating natirang tubig. Bali yung ating sukat ng tubig sa ating description mga sangkay is hinati ko po muna, hindi ko muna inilagay lahat. So ayun, bali dito sa part na to ay haluin na lamang po natin umaayos yung ating huling nanilagay na tubig bago natin isalin sa ating lanera. At kung sakaling nahalo nyo na ng maayos, ay pwede nyo nang isalin sa inyong lanera. So ayan, bali gumamit lamang po ako ng gloves. Bali kamay po yung aking gagamitin sa pagsalin ng ating mixture dito sa ating lanera. So ayan, bali kailangan tansya nyo po yung kapal. Dapat pare-paras po yung kapal ng inyong banana cake para maganda po ang outcome ng ating product. So ayun mga sangkay, pwede rin po kayong gumamit ng cups para pare-parehas po yung dami ng inyong itatakal sa paglagay ng mixture dito sa ating lanera. Payo ko lamang po sa mga una palang gagawa ng tinapay ay
Double check nyo po yung mga ingredients na inyong lalagay bago po kayo mag-mix para makasiguro po or para maiwasan po natin yung pagkakamali. Dahil sayang po yung ingredients, sobrang mahal po ng mga ingredients ngayon. At huwag din po kayo magmamadali dahil para mas maganda po ang kalalabasan ng inyong gagawing tinapay. So yung mga sangkay, sana ay makatulong sa inyong video na to. Subscribe na lamang po ng aking channel bilang suporta na lamang po. Next step natin, kung sakaling naisalin nyo na sa inyong lanera, ayan, meron tayong mantika at meron tayong ayan, plastic scraper. Ayan, bali, yung plastic na yan is lalagyan natin ng mantika. At ayan, guguhitan lamang po natin yung ibabaw ng ating banana cake bago natin isalang. At nga pala mga sangkay, habang naglalagay kayo ng inyong mixture sa inyong lanera, ay dapat pala ay nagiinit na kayo ng inyong oven para pagkatapos nyo maghuhitan yung ibabaw ng ating banana ay banana cake ay pwede na po kagad nating isalang. Next step, pagkatapos natin maghuhitan sa ibabaw ng ating banana cake ay pwede na po kagad natin isalang. Dapat po yung init ng ating oven is nasa 200 degrees Celsius at malakas po na po yung ating gagamitin. So yan, abangan nyo na lamang po kung ilang minuto natin lulutuin. At after 20 minutes ay iaangat po natin yung ating banana cake. Bali, sa ibabaw na po natin naantayin maluto itong ating niluluto na banana cake. Bali, ang purpose ng ating pag-angat niyan is para hindi po masunog yung ilalim ng ating banana cake at para mabilis rin maluto yung ibabaw ng ating banana cake. At after 15 minutes ay taas ay check natin. So ayan, bali, meron tayong stick. Bali, kailangan wala na pong didikit dyan na mixture. Palatandaan po na luto na yung ating niluluto na banana cake. So bali, tutusukin lamang po natin yan sa gitna. Che-check lamang po natin yan kung luto na. So yan, stick yung ating ginamit. Kapag wala na pong dumikit yan, ay luto na po yung ating banana cake. Bali, niluto lamang po natin ng 35 minutes, 20 minutes sa ibaba at 15 minutes sa itaas. So ayan na po yung ating finished product ng ating banana cake. Ayan mga sangkay, bali, palabigin nyo muna bago nyo ibenta. Pwede nyo ibenta ng buo or pwede nyo rin ibenta ng naka-slice. So ayan, bali, sana ay nakatulong sa inyong video na to. Paki-like at share na lang ng ating video at paki-subscribe na rin po. Pindutin mo ng bell button para kayo laging updated sa mga upload ko pang mga video. So ayan, mga sangkay, hanggang dito na lamang po itong ating video. Thank you for watching. See you on my next video.